Hi guys, so for today's video is na-receive ko na yung items na gusto kong i-try for now for my skincare. As you can see, gusto kong ipakita sa inyo yung condition ng skin ko ngayon. Before, meron talaga, medyo naging sensitive na kasi yung skin ko way before pass and may issue na ako with acne. So, yun. And my skin type is oily. So, as you can see, hindi ako nag-wash ng face para mapakita ko sa inyo. So, yeah. Meron ako mga scars. Actually, ito is mga scars na lang talaga and redness na hindi, ang hirap nilang tanggalin. O kahit na minsan nag-rejuve ako, nag-peel. And hindi ako ganun nag-peel kapag kasi sa rejuve. So, ayan. And ito din, mga scars na lang sila. Pero ang problema sa akin is ang hirap nilang tanggalin. So, ngayon, I saw this parang nakita ko siya online na may nag-review. So, parang naisip ko, gusto ko siyang itry. So, I bought the Apotheke. I think it's the right, hindi ko alam paano siya pronounce. Apotheke or Apotheke. Organic and Sustainable Skin Science. So, ito is parang siyang dupe daw ng The Ordinary. Pero more on a local, it's a local brand. And ayan, binili ko yung whole set and itatry ko siya and I'll keep you updated kung anong mangyayari sa akin. So, bala ko talaga siyang i-review at ma-share lalo na sa mga kagaya ko na meron mga sensitive skin and may mga hindi na natapos yung pakikibaka sa mga acne, pimples, and pagka-oily ng skin. So, ayan, I'll keep you posted para kung sakali is matry niya din siya. So, naisip ko is dapat ang gagawin ko is parang final review na lang. Pero for now is parang mas naisip ko mag first impression na lang muna for this vlog. And then isusunod ko yung pinaka final verdict for this product. So, ayun na nga. Nakita niyo sa clip kanina is kakadating lang talaga nitong items na to. And I'm so excited. Kaya ginamit ko na siya. Hindi ako nakapag-video about the facial wash. Pero as per dito sa product guideline nila. Sorry ang ingay, di ko alam kung naririnig niyo ako. So, ayon dito sa product guideline nila is hindi talaga siya mabula. As in, parang liquid lang siya. So, wag mong, hindi siya dapat i-expect na as in magbabubble siya like the usual facial wash. So, ayun, konti lang yung kailangan mo and then, mamamassage mo lang siya sa face. And then, pagka wash mo is yun na, hindi siya sobrang dry. Medyo, as it claims, is yung hindi niya tinatanggal yung lahat ng oil sa mukha mo, which is, I think, a good product. Hindi ko sinasabing good product agad siya. Pero hindi niya nasa-strip yung natural oil, so I think that's one good point. So, ayun. And wala din siyang amoy. So now is, ang susunod kong gagawin is, check natin ulit ng guideline. Kasi hindi ko pa siya kabisado pagkakasunod-sunod ng dapat gamitin. So, next is yung firming toner. Sabi dito is, hindi na kailangan ng cotton and then good for day. Can be used throughout the day to refresh your skin, hydrates, nourishes, and balance skin tone. So, kunin natin yung toner. So, ito. Para pala siyang in a spray. Spray type. Kasi naka-seal pa. So, ngayon ko palang bubuksan talaga lahat. Sobrang daming reviews ako nakakita about this one. So, sana maging maganda yung effect niya sa akin. Kasi nga, hindi ganun kaganda yung condition ng skin ko. As you can see, as in, wala akong nakalagay sa mukha ko ngayon. Ayan. So, ayan. Sabi dito, is hindi na tayo kailangan ng cotton and mag-spray lang tayo sa kamay. Huwag na lang diretso sa face para hindi masyadong harsh. So, ayan. Uh-huh. And dump mo lang. Oh, may amoy siya, pero hindi siya ganun patapang. Siguro dahil nila ginawa nilang ganito is para hindi minsan kasi yung cotton, mas napupunta pa sa kanya yung product. Siguro, kaya ano. So, dump lang natin sa face, yung toner. So, ayan, i-dry lang natin ng konti. And then, next dito sa guideline is third step. Kasi meron talaga siyang step, guys. So, step 1, 2, 3, ganyan. And for the whole set kasi, ang hindi ko palang nabibili is yung detox mask. So, susunod ko na lang siya.
So, ayan. Next is niacinamide. 10%. So, pwede siya can be used morning and night. And then, apply a thin layer spreading evenly across your face. Pero, but start with a tiny amount once a day only if this is your first time to use serums and actives. So, ako naman, gumagamit naman ako ng serum before pa. So, I think okay naman. Pero, hindi na lang muna as in, bawasan na lang muna siguro kung konti. Kasi, 10% is a high concentration for some people and may help the skin to purge. Purge is yung magsisilabasan yung mga pimples mo. And then, usually, kasi yung iba, pag nag-purge na sila, pag nag-try sila ng isang item or ng sabon, ganyan, lumalabas yung pimples, is natatakot na sila. Pero, natutunan ko, purging ang tawag doon. As in, parang nilalabas pa nung balat mo yung mga, kunyari, yung mga germs or bacteria na namumuo, kaya mas dumadami yung pimples. Pero after ng purging is, magki-clear din naman yung skin mo. So, dami ko natutunan na ganyan kasi nga sa sobrang kakatry ko ng ganito, ganyan. So, yun. Try. Kung nanonood kayo ng TikTok, sobrang sikat na sikat to sa TikTok or sa other all social media platform is ang dope nito is sobrang sikat ng niacinamide, 10% na to. And ito yung pinakamaraming reviews na maganda about this skin line. And kung familiar kayo sa The Ordinary, ito yung sabi nilang version na local brand na does the works then and mas cheaper yung price. So, sa mga gusto mag-try ng The Ordinary, try nyo din tong niacinamide kung gusto nyo. And you can also read and check their Instagram account. So, pero nothing sponsored in this vlog. So, ayun lang. Okay, spray type din siya for this niacinamide serum. So, ganyan siya. Gel type. Kita nyo ba, guys? Oh, nahulog na siya. Hindi na natin para hindi sana. Meron siyang amoy. Nakakaamoy siya ng aloe vera. I think meron ba siya? Ours is formulated with aloe vera to nourish and hydrate the skin. So, ayun. Kaya pala siya, familiar yung amoy niya. Meron siyang aloe vera. So, ayun. Actually, guys, alam niyo ba, this is 7 steps. So, kailangan ko sipagan na hindi tamarin dito sa pagsiskincare na to. Next, after nung serum ng niacinamide 10% is ang gagamitin natin is spot treatment. So, dito ako, bukod dun sa niacinamide 10%, is dito ako as in naglo-look forward. So, ito is for, kunyari pala, is for mga active pimples lang. Eh, lagi ako every time, especially pag nagkakaroon ako ng cystic acne. So, sobrang laki and masakit. So, yun yung mga, dito ako naglo-look forward para matreat niya yung mga ganong pimples ko in the future. Pero, so far today is ito lang yung active ko kasi as you can see, yan kasi is mga blemishes lang. Pero ito baka lagyan ko to. Pero ito kasi is as in flat na sila. Yeah. Yung kulay niya is yellowish. Sa kamay ko na nga lang. Para, ano. And then, the next step is meron din pang isang serum. So, dalawa yung pinaka-serum niya. This is the Brightening Night Serum. So, obviously, sa night ko pa siya pwedeng gamitin. Kasi, ang recommended nito, kaya siya sa gabi lang, syempre, night serum, is dapat pag ginamit mo siya is away from sunlight ka. So, ito yung pinaka magbabrighten dito naman. Yung mga sinasabi ko sa inyo, redness pa ng more on redness and blemishes sa mukha ko. So, ito yung pinaka magandang gamitin doon bukod doon sa niacinamide 10%. So, ito yung best para doon. So, sa gabi, mamaya ko pa siya pwedeng matry. So, ayan, pinakita ko na lang din siya sa inyo. And i-update ko kayo sa product na to. And then, last is yung Skin Doctor balm. So, meron din silang balm. So, open ko. Apothec
or skin apotheke skin doctor. So ito naman is balm. So pwede to for pag-prevent ng acne, scars, blemishes, soothes the skin, and then pang-eczema din, pwede din. And ano pa yung sabi dito? Wrinkles, chapped lips, loss of elasticity, and other problem areas such as eczema nga. And then minor scratches and burns throughout the body. So hindi lang to sa mukha din. So ito is pwede siya, ito yung pinakapang end na ginagamit for the skincare. So ayun. Natin maglagay tayo dito sa part ko na to. At super, ano lang, super thin layer lang. So, ayan, make sure nyo lang na malinis yung kamay nyo, guys, bago kayo maglagay. Since lalo na yung sa toner, hindi na tayo magko-cotton, ganyan. Ipa-practice ko hindi na muna mag-cotton para mas makita ko yung best results niya. And mas ma-maximize yung paggamit ng toner kasi nga, parang hindi na na-transfer lang sa cotton. And hindi na masyadong harsh na narurub yung skin. So, I think that's it for this vlog. So, this is just the first impression ng Apothec Organic and Sustainable Science. So, kung gusto nyo i-try to or para just to make sure kung magpupush kayo na matry tong product na to, there will be a part 2 of this vlog, which is yung after a week or 2 ko siyang magamit para makita nyo din yung kung paano yung nag-work sa akin or kung mag-work man siya in the future or hindi. So, para lang may idea kayo. And ipa-vlog ko yung journey ko with this skin line. So, sana, I'm hoping na maging maganda yung results. So, that's it for this vlog. Please don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell para laging updated sa mga latest vlogs ko. I'll see you in my next vlog. Bye!